ang simula ng paglalakbay. Habang iniimbestigahan ni Dakila at ng kanyang mga kasamahan ang sanhi ng paghihina ng proteksyon ng punong balite, natagpuan nila ang isang matinding labanan na nagaganap sa labas ng isang nayon. Si Bagani at ang kanyang grupo ng mga mandirigma ay nakikipaglaban sa isang hukbo ng mga malalaking halimaw, subalit kitang-kita na sila'y nahihirapan. "Kailangan nating tulungan sila," sigaw ni Dakila sa kanyang mga kasamahan. Tumakbo sila patungo sa harapang linya, sumali sa laban-laban sa mga halimaw. Ang mga halimaw ay iba sa lahat ng kanilang nakita noon. Bawat isa ay mas nakakatakot kaysa sa huling isa. Ang unang halimaw ay isang manananggal, isang nilalang mula sa alamat ng Pilipinas, na maaaring tanggalin ang itaas na bahagi ng katawan mula sa kanyang ibaba para makalipad at kumain ng dugo ng tao. Ang hitsura nito ay parang isang babae na may pakpak na katulad ng paniki at mahahabang matalim na kuko. Ang pangalawang halimaw ay isang kapre, isang malaking nilalang na kamukha ng madilim na balat ng matandang lalaki na may mahabat makapal na balbas. Kilala itong naninigarilyo ng tabako at nakatira sa mga malalaking puno. Ito'y napakalaki at tila gawa sa kahoy. Ang ikatlong halimaw ay isang tikbalang, isang nilalang na kamukha ng mabigat na pandayong tao na may kabayo ang paa at ulo ng kabayo. Ang katawan nito'y nababalot ng makapal na balahibo at mayroon itong mahahabang matalim na kuko. Kilala ito sa kanyang mapanlokong kalikasan at kakayahan na guluhin ang mga biyahero. Nanguna si Dakila at ang kanyang mga kasamahan sa paglaban, kinamit ang kanilang mga sandata laban sa mga halimaw. Si Dakila ay may hawak na tradisyonal na espada na kampilan. Ang mga matalim na gilid nito'y kumikinang sa sikat ng araw. Ang kanyang mga kasamahan naman ay gumamit ng kombinasyon ng mga sibat, kalasag at pana. Lumaban sila ng may katalinuhan at gilas, gamit ang kanilang mga sandata upang sumuntok sa mga mahina at malalambot na bahagi ng mga halimaw. Si Adlaw, ang kaibigan ni Dakila, ay isang bihasang mandirigma na nag-training kasama si Dakila mula pa noong sila'y mga bata. Siya'y lubos na tapat at palaging nasa tabi ni Dakila, kaya't hindi nakakapagtaka na siya'y napili na sumama sa grupo ng mga kasamahan sa kanilang misyon. Napatunayan ni Adlaw na may malaking pakinabang siya. Habang lumalaban ang grupo kasama si Bagani at ang kanyang mga mandirigma, natagpuan ni Adlaw ang sarili na harap-harapan ang isang manananggal, isang nakakatakot na demonyo na matagal nang nanggugulo sa kaharian. Na may matinding determinasyon sa kanyang mga mata, tinungo ni Adlaw ang manananggal bit-bit ang kanyang tiwala'y tabak. Sumalakay ang demonyo sa kanya gamit ang kanyang matalim na mga kuko, subalit mabilis at magan si Adlaw na kaiwas siya sa pagsalakay at isinagawa ang malakas na saksak sa dibdib ng demonyo. Sumiyaw ang malakas na hiyaw ang manananggal habang ito'y bumagsak sa lupa. Natalo, nagtagumpay si Adlaw, ang tabak niya ay nasa kanyang kamay pa rin at ang laban ay umuusad sa paligid. Habang lumalaban sila, nakikita nila na ang mga halimaw ay unti-unting nanghihina, ang kanilang mga kilos ay nagiging mas bagal at labis na dimaanin. Sa isang huling pagsusumikap, kanilang natalo ang mga halimaw, ang mga katawan nito'y unti-unting naglalaho sa lupa. Hindi mapigilang huminga si Bagani nang sa wakas ay matapos ang mga halimaw. "Hindi namin magagawa ito nang walang inyong tulong, Dakila." Tumango si Dakila. "Kami nagagalak na nakarating kami sa tamang oras. Kailangan nating alamin kung ano ang nagiging sanhi ng mga halimaw na ito at pigilan ito." Habang tinitingnan nila ang mga halimaw na natalo, alam nilang ito'y simula pa lamang ng mahabang at mapanganib na paglalakbay.